Buenos días, amigos y amigas. In our news today, we will again illustrate the fact, or we will again point out the necessary fact for every nation to have a watchful and critical citizenry. Dapat po talaga, kung pwede po, adversarial ang role natin relative to our government officials, mas maganda po. Tama talaga po, dapat bantayan natin sila, i-monitor natin sila, especially on how they spend our public funds. Kasi po, kung puro yes ng yes lang tayo sa kanya, puro move on ng tayo sa kanya, sa kanila, puro support ng support lang tayo sa kanya, most of the time po, they will just abuse their power, they will just use personal motivation and they will make stupid decision that will leave us all holding the empty bag or maiwan po tayo na binabayaran yung mga kapalpakan nila at yung mga utang na iniiwan nila sa atin. And this goes for this government, for the Duterte government and all governments, future or present and past. We should be watchful of them because if we leave matters to them, for them to decide and for them to do with our money, then tayo po ang kawawa. And this is the case now sa report po natin about yung itong palpak na naman na chopper deal natin sa Russia na ginawa po sa time ni President Duterte, kung saan po naiwan tayo ng 2 billion poorer. Or kumaga, ito po yung 2 billion, halos hindi na natin kasi nasa gera ng Russia ngayon. Pero nawalan po tayo ng 2 billion dahil hindi po sa gera, kundi sa kapalpakan ng deal. Kasi kung maalala nyo po, nung time ni President Duterte, sa hangat niya, ibenta sa atin ang China na everything good, everything better daw sa China and Russia, and then iniinsulto niyo pa yung Amerika. In fact, marami sinasabi po galit, walang very clear reason kung bakit galit siya sa Amerika at bakit pinapakita niya parati yung mga picture nung World War II na minasakir after post World War II American occupation, yung allegedly nagmasaker sila ng mga Muslims. Parati niya po pinapakita yun. Yung pala po, parang kinokondisyon niyang isip natin to hate America because he wanted to sell us to China and to Russia. So yun lang po nakikita kong dahilan why he's very anti-American at ininsulto niya pa po si Barack Obama. Although medyo okay na sila nung kay Trump kasi parang pareho yung personality nila, pero by that time marami na po damage na gawa sa atin. Isa po dito yung nakipag-negotiate sana siya na kahit po dahil iniinsulto na niya yung Amerika, kahit mas magaganda pa yung mga helicopter doon, pero naisipan pa niya na i-negotiate ng 12.7 billion deal para bumili ng 16 na choppers na itong type po na M17 helicopters na galing sa Russia po. Kahit ngayon nakikita natin na hindi naman pala ito very effective sa gera kumpara sa mga helicopters warship ng US na mas inexpose po yung kahinaan ng mga Russian chopper sa gera sa Ukraine. Pero yun po, dahil sa ayaw niya sa Amerika, dahil gusto niya ipakita na mas okay maging close tayo sa China at sa Russia, yun po, nag-negotiate sila dito. Kaso lang po, during the negotiation, nakita po na, ay, wow, mali.
Hindi po, pwera do bago doon po, bago nawa umali, and habang negotiation po, nagbigay na tayo ng 2 billion pesos. Ng 2 billion pesos na kwan po, na parang goodwill fee or initial down payment po. Yes, down payment na 2 billion. At ang balance lang sana natin, 10.7 billion. Kaya lang po, after nung binayaran natin, and this was before Pasagera po, before Pasagera ito, 201 pa lang ito. After po ng kwa, nagbayad na tayo ng 2 billion, doon po, na-realize ng mga opisyalis ni President Duterte, especially si Finance Secretary Carlos Dominguez III and Jose Romualdez na ambassador ng United States. At doon pa lang po nila nakita na kung itutuloy pala nitong deal na ito, magkakaroon tayo ng sanction or pwede tayo balikan ng Amerika at saka ng international community na dahil deal tayo sa Russia. At ang ito po mga sanction includes nung dumating na yung gera nga, freezing yung Philippine government's bank accounts kasi may mga bank accounts ang Philippine government abroad, at saka ipapatigil po yung pagpapadala ng mga PIL Americans or OFW working in the United States, hindi na po ipapadala dito, hindi na papayagan na magpadala sila ng pera dito sa kamag-anak nila sa Pilipinas. So, kaya po, days before or sa end ng term ni President Duterte or June 25, June 30 po na end yung President Duterte, yung term ni President Duterte, yun po, terminate na po yung contract. At dahil po, tayo ang nag-initiate na mag-terminate ng contract, hindi ang Russia, hindi na tayo mabawi yung 2 billion pesos na yun. At yung 2 billion po, kasama na po ito sa 13 trillion na binabayaran natin, at hindi si President Duterte, hindi si Sara Duterte, hindi si Polong Duterte, hindi mga kaanak nila, mga kamag-anak nila, kundi kayo po at ako, tayo. So ito po, kaya yung mga sumuporta kay President Duterte, kasama kayo sa mga may sala dito, kaya nagka-kwan tayo, nawalan tayo ng 2 billion. Isipin nyo na lang po, anong magagawa ng 2 billion? Ilang computer ng mga estudyante mabibili nun? Ilang bata na may kapansana, naalala nyo yung SPED na budget para sa mga bata inalisan ng Kongreso sa 2023 annual budget ng Marcos government dahil sabi nila wala daw tayong pera, kulang daw pera natin. So, inalisan nila yung 500 million para sa SPED education ng mga bata na may kapansanan. Nag-alis rin po ng budget ng Philippine General Hospital. Kinaltas rin po ng malaki, 800 million ata sa budget ng Philippine General Hospital at saka mga 4 billion ata sa budget ng CHED. Kaya hundreds of thousands of government scholars mawala ng allowance at saka ganun rin po sa University of the Philippines. So isipin nyo na lang, kung hindi nagkamali sa time ni President Duterte, kung sinunod lang niya yung practice ng Philippines to deal only sa mga arms natin, mostly sa Amerika o South American countries or sa Canada, hindi po sana nangyari ito at hindi tayo nawalan ng 2 billion. So, kung sa ibang bansa po ito, siguro kinasuhan na sila sa kapalpakan nila ito. Kasi, paano nila hindi nakita na meron pala tayo tinatawag na US countering America's adversaries through Sanctions Act na meron pala ganitong or CAATSA na batas yung Amerika na
yung mga kan bata, yung mga bansa na nakikipag nakiki pag-deal sa Russia, sinasanction nila. At ito po, may in-existence na itong batas bago pa nagkagera po. In fact, in-existence na ito nung 2017 pa po. So, anong katangahan meron yung kwan natin, yung Department of Finance, at lalo na yung kwan po, yung ito, si kwan, kamag-anak pa ata ito ni si Jose Romualdez, ambassador natin sa Amerika. Kamag-anak pa, pinsan pa nga po ata ito ni Bongbong Marcos. Pero paano katangahan, hindi nila nakita yung 2017 law ng Amerika na sinasabi na kung isang bansa makipag-deal sa military arms sa Russia, meron papatawan sanction sa kanila, yung i-freeze yung account na nila sa Amerika, hindi hahayaan na mag-remit ng pera galing sa Amerika, papunta dito sa kamag-anak nila sa Pilipinas. So, clearly po, this is again another stupid, pareho lang po sa almost 400 million ginastusan nila dyan sa kwan po, sa Dolomite Beach. Another stupid mistake po. Kasi this could have been avoided. Have they only researched and found out na meron palang a law from the US known as the US Countering America's Adversaries Through Sanctions Act or CAATSA na enacted in 2017. Ang mahal naman po nitong wow mali na ito. This wow mali cost us 2 billion pesos dahil lang po yung mga gunggong sa time ni President Duterte hindi nakita itong CAATSA na batas ng Amerika enacted in 2017. And all because dahil lang yung hangarin ni President Duterte na makipag-close sa China at Russia at hindi Amerika, kasi may mga balita po one time hindi ata siya pinapapasok sa Amerika, kaya since then pati tayo nilagay niya sa pahamak in dealing with China, na niloko lang siya, yung mga promise sa kanya hindi naman tinuloy. Kasi po kung sa Amerika ngayon po ngayon pa lang sila sa Marcos administration na nagne-negotiate ulit para bibili na yung mga magagaling na Chinook helicopter, yung very deadly helicopter ng Amerika po, na very battle tested na talaga po, at saka yung mga Apache helicopter ng kwan po. So ito po, itong kwan po, hindi po kasalanan ng gera dito, kasi as early as 2020 sa interview ng isang Russian na media, inanunsyo na ni President Duterte na nakikipag-negotiate na tayo or second year parang sa term niya sa pagbili ng mga cargo helicopters from Russia. So ito na nga po yun. Pero yun lang po, from 2020 to hanggang umalis na lang siya, saka lang nila nakikita after 4 years na nila nakita na mayroon pala batas na pwede tayo i-sanction ng Amerika. Kaya the moral lesson po dito, wala na tayong magawa dito. Blown in the wind na yung 2 billion. Blown to corruption and kapalpakan and wow mali. Expensive mawali sa Duterte administration. Ang magagawa na lang po natin na we keep watch on what happened before and pressure the government to go after those kumita either sa kapalpakan or katiwalian sa time ni President Duterte. And watch out, hindi maulit yung ganitong kapalpakan, expensive wow mali sa Marcos administration. So, let us be vigilant and let us be watchful and let us not be stupid to just say yes, yes, yes to our government, because if our attitude is like that, if we are only bowing to any government, wala po. Any government will come and go, iiwanan tayo nagbabayad ng mga utang nila, which already happened sa panahon ni Marcos Sr. and nangyari na sa panahon ni President Duterte and will happen again sa panahon ni Marcos Jr. kung hindi tayo po magbabantay. So thank you very much for watching. Again, pakikalat and reshare this vlog to every Filipino you know, relatives and friends.
all over the world, so they will also open up their minds on why it is very necessary to for us to monitor and watch our government and mag-ingay sa social media kung may nakikita tayong graph and competence sa gobyerno. And also don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.